Ayan. Ayan, mga kaibigan, no? Ang dali tanggalin. Disclaimer. Hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturong ito ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Kung may makukuha kayong aral, kuhanin nyo, at kung wala naman, wala akong pakialam. So ayan, magandang araw sa inyo mga kaibigan ko, Jeboy, nagbabalik at welcome dito sa ating channel. May napapansin ba kayo mga kaibigan? Pansin nyo ba ating background, no? Wala na yung ating masakit sa mata dyang mga permit-permit niyan sa likod, no? Pinakluban na. Ayan. May nagpadala sa atin ng kurtina. May sponsor tayo mga kaibigan, ha? Kurtina. Matindi, no? Pangalan niya ay si Gan, ha? Sa manunahin namin dyan sa kabilang kanto, kaibigan. Dahil nalaman niya na tayo nagba-vlog ay pinadala tayo ng kurtina, no? si Kurtina Sanchez. Kurtina Sanchez. Matindi mga sponsor natin mga kaibigan, ha? Matindi. Tsaka kami nagpadala sa atin ng isang kilong pako. Yung gamit ko yan para may pako ko yan, ha? Kaibigan. Hindi, biro lang. Talagang tinaklubang ko to mga kaibigan. Biro lang yan, ha? Dito to. Kurtina Sanchez, eh. Kasi masyadong masakit sa mata yan. Daming permit na lang, ano? Kaya nilagyan ko. So, pasensya na kayo mga kaibigan, no? Kasi hindi tayo nakapag-video, hindi tayo nakapag-tutorial dito mga nakarang araw kasi busy na naman si Kuya J-Boy, no? Biniyala naman tayo ng magagandang project dito mga nagdaang araw. Nagkat ako mga kaibigan, no? Ng sticker, 5,000 pieces na sticker mga kaibigan yung kinat ko, no? So, isang araw ko lang, kapo, no? Mabasa, katatapos ko lang. Matindi si Cameo mga kaibigan, ha. Maasahan talaga si Cameo, siya lang ang ginamit ko. Silhouette Cameo number 1. Cameo number 1. So ayun, kanina mga kaibigan, habang nagpe-press ako nung aking project, ano, iisip ko ng content, sabi ko na kayo makikontent mamaya, total wala naman akong masyadong pagagawin. So yun na lang yung tinatapos ko. Eh kaisip ko, nangyari ang pinakayoko mga kaibigan, ha. Sumablay ako. Ha? Sablay. Reset. So, papakita ko yung sablay ko, mga kaibigan, no? Saan ba? Ito. Pareho sila ng tatako. Ayan. Ayan, ha? May ember na nakalagay dyan, mga kaibigan. Ember na lang. Kasi tinatanggal ko kanina. Sabi ko, baka yung iba nating mga baguhan sa ano, hindi alam kung paano magtanggal ng ganito. Kaya, naisip ko, ting! Content. Magaling kang kupal ka. Kaya tatanggalin natin 'to, no? Tama kasi meron tong dalawang klase ng materials yung ginamit ko dito. Meron tayong dark transfer paper tsaka vinyl. Ayan. Ayan eh, oh. Dalawa eh. Pareho. Tanga. So, tatanggalin natin 'to, mga kaibigan, ha. Tuturo ko sa inyo kung paano ako magtanggal. Ito yung paraan ko, ha, mga kaibigan. Hindi ko sinasabing ganito rin yung ginagawa ng iba. Pero ako, ito yung paraan na ginagawa ko. So, unahin muna natin tanggalin itong vinil. Ha, vinil. Kasi magkaiba sila ng proseso ng pagtatanggal, no? Kailangan ko ng heat gun, kaibigan, no? Kung wala kang heat gun, kahit blower na lang. Kung wala ka pa rin blower, bumili ka na. Ha? Kailanganin mo yung babariling kita, eh. Tsaka kailangan mo ng ganito. Ano ba tawag dito? Chani ba to? Antanggal yata ito ng ano, eh. Kailangan mo nito, ha. Tanggalin natin muna yung vinil. Ayan, ha. Ganyan kasimple, oh. Wala naman ako kasama, so pandarin ko na lang to. Ayan na, oh. Oop. Good. Ayan mga kaibigan, oh. Ang dali tanggalin. Oh. Ah, diba? Kapag inabot na, salo mo lang ulit. Ayan. Up.
So ayun, tanggal na. Ah, ganun lang kasimple yung pagtanggal ng binil. So ayun mga kaibigan, no? Napakadali magtanggal ng binil, no? Hindi ko alam kung paano yung ginagawa ng iba, pero ako kasi ganito yung ginagawa ko. Ang napakasimple. So halimbawa may nagkamali lang letra sa ginagawa nyo, pwede yung ganung ano paraan. No, kailangan nyo nito. Tsaka blower. Kung wala, kahit yung hair blower. Kasi dati yun ang ginagamit ko eh. Mas maganda nga yun kasi hindi siya masyadong mainit. Kaya kahit medyo mapababad, hindi lumalambot tong binil. No, kumbaga hindi naluluto. So tatanggalin naman natin ngayon tong dark transfer. No, ang problema kasi dito, pagka-wait yung ipiprint mo, eh may naiiwang adhesive. Parang kumukulay yung design dun sa shirt. So hindi ko alam kung baka may nakakaalam kung paano tanggalin yung ano, share nyo naman sa akin. Okay, tatanggalin na natin to. Gagamit tayo ng heat press. Ang paraan dun ay ito. Panoorin nyo. Ha? Wait lang ha. Uy! Napapansin nyo na ba? Ang malapit na yan ha, ibigan ha. Na yan, meron weight nito, may black, tsaka ito, gray. Meron tayong tatlong kulay ng damit, no? Pamigay shirt! Pamigay! So yun mga kaibigan, yung pagtatanggal naman ng dark transfer paper, no? Kailangan natin gumamit ang heat press. Kagaya na sabi ko, yung iba hindi ko alam kung paano yung ginagawa, pero ako ganito ginagawa ko. Sineset ko siya ng 180 degrees, tapos 10 seconds. So yun mga kaibigan, na-reach natin yung 180, no? I-pepress natin to. Gamit ka ng blankong bond paper. Ayan, maliit lang naman, kaya hindi ko na binuo. I-heat press natin to ng 10 seconds. Pag-angat mo ng heat press, kailangan mong tanggalin kagad to. No? Para dumikit siya dito. Okay, pakita ko kung paano. Okay. Ito na. Tadaan! May naiwang konti, pwede mo naman balikan yan. Heat press ko na lang ulit. Ayun. Sana. Ito yung problema sinasabi ko. Yung red, yung ink nung red, ayan, nagmantsa. Pero, swerte ako, mga kaibigan, kasi may nakatatak talaga dyan. So, matatakluban ko na rin siya. So, ayan, mga kaibigan, ano, ganun lang yung paraan na ginagawa ko sa pagtanggal ng mga... Kasi minsan, mga kaibigan, hindi naman natin may iwasan yung magkamali, ano. Set. Tao lang din naman tayo. Kaya hanggat maaari talaga, ayokong sumasablay sa ganito kasi hirap mag-repair. O kagaya nito, may mancha na. O, pero yun nga, sabi ko, matatakpan ko naman to kasi nga, didikitan ko yun ng ganito, na maliit na ganito. Ganitong design dito. So, hindi ko na kailangan siyang palitan. Hindi ko na kailangan bumili ng damit para palitan to. So, ayun nga mga kaibigan, no? Ganun ako magtanggal ng binil tsaka ng dark transfer paper pag ako sumasablay o may mga kailangan akong palitang letra kasi minsan nagkakamali din tayo, no? Minsan may maling letra. Ganun yung ginagawa ko. Alam ko na yung iba naman ay alam na to, yung lalo't matatagal sa ganitong negosyo, alam na nila yan. So ito yung video na to ay para din naman dun sa mga bago nating mga kaibigan na nagaganito, no, para hindi sila nag-struggle pagka yung may mga ganyang trouble, no, para magawa ng remedyo kahit papaano. So, ayun, sana makatulong mga kaibigan sa inyo. Maraming salamat sa pagtangkilik ng mga tutorial ko at ng mga video na ginagawa ko. Malapit na nating ma-hit yung watch time, watch hour, para ma-monetize na yung channel natin. So maraming salamat sa inyo mga kaibigan, ano? So hanggang dito na lang muna ulit. Abang-abang lang kayo sa mga bagong tutorial na gagawin natin, ano? So yun, please like, comment, and subscribe. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel na to, mag-subscribe ka na rin, ano? Kasi sigurado ako marami kang matutunan sa channel na to. Tsaka hit nyo na yung notification bell dyan sa gilid para updated kayo sa mga bagong tutorial na gagawin natin at mga video na paggagawin natin, mga kaibigan. So yun, kita-kita ulit tayo hanggang sa muli. Kuya J-Boy signing off. Peace!